Okay, nakalas na natin running tsaka starting. Kung anong ginawa natin pagkalas dun sa starting, ganun na rin sa running. So yan, bali yung wiring tsaka yung ating mga tali kailangan natin itabi para siya na rin natin gagamitin pag inirewind natin siya. Yung mga insulator na buo pa, magagamit pa natin yan para itabi lang natin. Ngayon yung ating mga pinalas na alum na magnetic wire, pwede natin siyang gamitin para sa ating mga repair. So, marami pa naman siyang buo. So, bali ang gagawin natin dyan, bababad lang natin yan sa locker tinet. Lalagyan natin sa isang lalagyan para matanggal yung varnish. Okay. So, ganun lang po yung pagkakalas. Hindi natin kailangan pahirapan yung ating kamay. Okay. Lalagyan natin siya sa isang lalagyan para ibabad natin. Aalisin natin yung varnish. Siguro iniisip nyo kung paano yan iikot ulit kasi parang buhol-buhol na. Madali lang po yan kasi malalaki po ang hibla niyan. Hindi katulad ng electric pan. Kaya pag nababad natin yan sa locker thinner, madali na po yan malambot. Madali siyang iikot ulit. So, iikot lang natin yan sa isang lalagyan. Isa-isahin natin siya na tanggalin yung buhol. Ganyan po talaga ang magtsatsaga tayo para meron tayong pang repair. Hindi na tayo kailangan bumili. Yan, after natin na mailagay sa lalagyan, uulitin ko lang yung isa pang paliwanag para mas malinaw. Yan, ito yung ating out. Ting in. Yan. Pag yung out natin, magiging common sa kulay blue. Ito naman yung ating kapasitor, itong line kapasitor, itong green, itong gray. Yan yung ating kapasitor, lagyan natin para malinaw. Ting running, ting starting. Dun sa dinrowing ko sa una, tapos nilagay natin sa actual, malinaw po yon na yung ating running ang siyang naging kapasitor. Yun yung kulay green. At ang starting natin yung naging line kapasitor. So, ang pag-lecture na to ay patungkol po kung paano natin siya kinalas ng buo para mapakinabangan pa natin yung ating natitira pa na buo pa. So, yung technique kung paano siya palambutin, paano siya ilabas, and then tabi natin, tanggalin natin yung varnish sa pamamagitan ng paglalagay natin o pagbababad ng
ating locker thinner. So yung number ng magnetic wire natin ay yung running natin ang 28. Ayan. Tapos yung starting natin ay 27. Ayan. Yan po yung kinalas natin. Patungkol lang po yan sa kung paano siya kalasin ng buo. Ngayon, kaya ko po ito inulit para lang patunayan na kung ano yung na-drawing dun sa unahan at inactual natin na nakita natin na yung green ang running ng kapasitor. So lumalabas na totoo yung binanggit ko na ito yung kapasitor, line kapasitor, at yung common natin. Yan. Wala pong inimbento dito, ginaya. No? Yun mismong na-drawing natin na sa una nating tingin, binanggit ko na yung kapasitor tsaka yung line kapasitor. Ay pwede bang pagbaliktarin? So yun yung isusunod natin, no? After natin na natutunan kung paano magkalas ng buo, magtabi ng buo pa, gamitin yung mga buo pang tali, insulator natin, yan yung una na katuruan para maihanda natin yung ating pagre-rewind. Kasi kung kada magre-rewind tayo, sisirain na lang natin na sisirain yung laman kahit buo pa, sayang talaga. So kaya inuna ko ito, ipakita sa inyo ng actual tsaka ng drawing at tsaka lecture. Napaka importante niyan. So dito papasok yung part 1 natin, patungkol po lang ito sa kung paano natin siya kalasin at paano natin siya napatunayan na yung ating drawing na yung kapasitor ay nasa running at yung line kapasitor nasa starting. So yan po yung patungkol dun sa ating pagkakalas dun sa una nating ni-lecture sa unahan. Ito po yung panimula natin. Ngayon, isusunod natin dito, ipapakita ko naman sa inyo, baka kasi meron tayong maging comment na hindi sang-ayon na pwedeng magkapalit ba to. Yan. So yung kapasitor tsaka line kapasitor, yung isusunod na ipapakita ko para meron tayong katibayan na kung ano yung binanggit ko, yun yung makikita nyo ng actual. Okay? Yan. Ito naman ang magiging line capacitor at capacitor. Yan ang common. Yan. Pwede ba yun? Pwede. Kasi yun nga eh. Yun nga yung ipapakita kong susunod na actual din. So may maiiba ba dun sa meron? May maiiba ba sa number ng magnetic wire? Meron. May magbabago ba dun sa bakal natin o stator natin? Meron. May magbabago ba dun sa kapal, sa butas? Meron. Yan. Marami tayong matutuklasan dito sa pagkakasunod-sunod ng lecture na to. Halimbawa, nanood ka sa YouTube, ang sukat na napanood mo
ganitong sukat. Yan. Limawa lang. Ganitong sukat. Yan. Ngayon, tinuro sa'yo doon yung luang nito, yung kapal nito, tapos saan mo isusuot, at gumawa ng padron, no, ng pag-iikutan mo. Yan. Kasi yung iba, ginagawa ganyan. Yan. Gagawa siya ng ganyan, and then susuot lang niya yan dyan. Okay na yun. Yun na yung gagawin niyang pinakapadron yan para sa pag-iikutan mo. Ngayon, paano kung natutunan mo nga ang sukat na to? Yan. Tapos, may dumating na isang repair na sunog. Kailangan mo siyang i-rewind. Magkatulad din, no? Magkatulad din ng sukat. Isa lang. Yan, pati butas, pati kapal. Isa. Ngayon, yung bang iniikot mo dito na natutunan mo, gagawin mo rin ba dito? Yan. Yan. Yan yung, ano, hindi na natin ito makikita na ipapaliwanag pa, kasi unang-una binanggit ko palagi sa inyo noon na paiksian ng oras doon sa pagbablog sa YouTube channel. Okay, nasa YouTube channel din ako, pero yung aking title may lesson, meron tayong lecture, pag-aaral po ito ng medyo mahaba-habang oras. Kaya ginagawa ko nga po na hinahati-hati ko na para hindi po kayo mainip. Okay, balik tayo. Yung bang natutunan mo dito na pinanood mo, yung sukat, tapos yung kanyang butas, ano, yung lapad parehas, pero yung kanyang islap, napansin nyo ba? Yung natutunan mo na ikot nito, kung ilan, at yung distance ng pag-iikutan mo, pwede mo bang iakma din dito? Pares lang sila ng hole. Pares sila ng kapal. Pero tingnan mo yung slot. Yan, mga putas. Kung pareha sila. Yan. Hindi. Kaya, hindi mo pwedeng ilagay dito yung ginawa mong ikot dito. Mag-iiba ka ng ikot dito. Kaya hahanapin mo ngayon, kung dumating sa iyo yung repair na to, maghahanap ka nito. Hahanapin mo sa YouTube channel to yung sukat na yan. Yan yung kagandahan nito, na ipinapaliwanag ko to, at ito ay iisa-isahin natin na gawin, para hindi na kayo naghahagilap, naghahanap, o kung saan-saan kayo napupunta para lang makita nyo yung yan. Yan nga yung nabanggit ko niya, na yung ikot ba na natutunan mo dito, no, yung dami ng ikot at saka yung distance ng pag-iikutan, pwede mo bang gawin dito sa isang to? Kahit magkasing kapal sila, magkasing sukat ng hole, pwede bang gawin? Hindi. Kasi yung slot niya magkaiba. So, magbabago ka ng ikot dito. Magbabago ka rin ng distance. Magbabago ka rin ng number ng magnetic wire mo. Yan. Diyan yung pumapasok yung ano eh. Gaya ng nag-message sa akin. Paano daw yung ganito kakapal? Dahil ang natutunan niya, yung medyo manipis, kaya tinatanong niya sa akin, anong sukat mo sa kapal? So, hindi na niya tatanungin yun kung alam na niya. Kaya niya tinanong kasi hindi nga niya alam. Yan yung nangyayari na nagiging kakulangan dun sa lagi kong binabanggit
sa pagre-lecture ko na yung mga kulang ang gustong-gusto ko lagi napupunan. Yeah. Okay? So maliwanag na yung slot na natutunan mo, ito, kung tawagin ko to, malalaki yung slot. Natutunan mo ito halimbawa, tapos i-apply mo dito sa maliliit. Hindi pwede. Yan. Kaya ako ginagawa ito. Iniisa-isa ko i-lecture, ipaliwanag, para hindi tayo mangapa, hindi tayo maghanap, hindi tayo magtanong anong gagawin doon sa dumating na ganitong suka. Yan. Okay? So, isusunod natin, katibayan na yung kapasitor sa running, pwedeng bang magkapalit doon sa isa pang ganito? Marami po yan. Hindi lang po yan dalawa o tatlo na ganyan. Pwede pong magkapalit-palit po ito. Running tsaka starting, pwede maging capacitor, line capacitor, o kaya line capacitor, capacitor. Yan. Meron pa. Kapag iniikot mo ito ng pakanan, nag-rewind ka ng pakanan, pwede bang iikot mo naman ng pakaliwa? Pwede. Halimbawa, nag-start ka. Yan. Ito yung ating in. Dito sa in natin ito sa ano, sa small. Yan. So out ka dun sa big. Yan. Ngayon, ano ka ba? Kaliwete, kanan. So pwede mo siyang ano, pwede kang magsimula sa kanan. Ang kanan ka. Okay. Start ka dito. Nandito yung in mo, no? Nandito, nakapwesto. Ngayon, paano kung kaliwete ka, sanay ka sa kaliwa? Pwede naman eh. Pumunta ka dun. Iikot mo lang naman to. O kaya ikaw ang pumunta dun sa harapan. O kaya naman, ganyan na siya. Ito lang ang gawin mo. Yan. Ito ang i-in mo dun. So, nandito yung in mo. Yan. Anong nangyaring pagbabago? Wala. Ito pa rin yung out mo. Yan, ito pa rin. Ang nangyari, pumunta ka lang dun sa harap nito. Lumipat ka lang ng pwesto. Lumabas na nasa kanan pa rin ito. Yan. Okay? Maliwanag yan, ha? Kaya pwede na umikot ka ng pagsusuot pag ganyan man ang gawin mong ikot o pabalik, parang nilipat mo lang yung pwesto mo sa harap at sa likod. No? Doon ka pumwesto, dito mangyayari yung in mo sa kanan. Dito ka pumwesto, dito sa kanan pa rin mangyayari yung in mo. Yan. Okay na. So, pupunta tayo sa part 3 na. Papasok po yan. Ito. Papakita ko naman po sa inyo ng actual ito. Line capacitor ang running, capacitor ang starting. Iba rin yan. Okay? Ihahabol ko lang bago natin actualin ito, itong isang type na to. So na-actual na natin yung isa, sunod natin to. Pero bago ko ipakita yung actual nito, meron pa akong isang papakita sa inyo na yun nga, nabanggit ko, kung naaral mo yung ganitong sukat, yan, magkasing kapal yan, saka ito,
Yan. Pareha sila ng sukat ng kapal. Pati yung butas. Yung kanyang pinaka hole. Yan, parehas yan. So, ulitin ko lang. Yung unang pinakita ko, medyo makapal to. Yan, yung mga sukat niyan. Mas manipis tong dalawang ito. Yan. Makikita nyo naman na malayo yung kapal nito dito sa dalawa. So, ito yung parehas. Ngayon, ulitin ko lang ulit. Kung natutunan mo na mapanood ito, naturo sa'yo yan kung paano suot, ilan ang isusuot, ilang ikot, ilan ang distance ng pag-iikutan, may i-apply mo ba dito rin yan? Yan. Yung slot nito, tsaka yung slot nito, iba. Yan. Hindi sila parehas. Mas malalaki ito. Kaya yung natutunan mo dito, na ikot, at kung ilan ang pinag-ikutan ng distance, hindi mo pwedeng gawin dito. Kasi hindi papasok. Halimbawa, kung ang inuna mo ito, maliliit yung slot. Nag-ikot ka halimbawa ng 165 at saka 275. Tapos pinasok mo siya dyan. Pumasok. Okay. Tapos ginawa mo dito, hindi pumasok ngayon. Kahit anong pilit mo, hindi magkasya. Yung 275 at saka yung 165. Hindi siya papasok. So, anong gagawin mo? Diba? Yun yung problema. Kaya hindi pwede na yung natutunan mo dito, i-apply mo dito, na ilagay. Magkaiba yan. Kahit magkasing kapal sila, kahit magkasing butas, pag nag-iba yung slot, mag-iiba ka na ng ikot, distance ng iikutan, at saka yung magnetic wire mo. Okay? Sabi ko sa inyo, hindi lang isa yan, dalawa, tatlo, hindi lang ganun ang problema. Ang pag-rewind, hindi isang tingin mo lang dun sa pinanood mo, tapos na. So, dalhin ko kayo sa washing. Yan. Magkasing kapal yan. Magkasing butas din. Yan. Paras lang din ang butas. Pero yung slot, yung mga butas na pagsusuutan natin, yan, magkaiba na. So, hindi parehas. Yan. Kung dito ka natuto, paano to? Paano pag dumating to sa'yo? Igagaya mo to? Itong natutunan mo dito, papasok mo dito? Dahil magkasing kapal sila? Hindi pwede. Kailangan meron kang sarili nito. Meron ka nito. Iba nito. Hindi sila pwedeng isalpak. Yung ikot mo dito na ginawa at yung distance na pag-iikutan mo at yung magnetic wire na ginamit mo dito, hindi mo pwedeng gawin yan sa isang yan. Yan. Yan yung mga pag-aaralan natin na mas madali yung maiintindihan at makukuha kung paano yun gagawin, na kahit iba-iba meron kayong matututunan na technique. Hindi nyo na kailangan isulat pa yung mga ikot-ikot na yan, kasi meron technique na masasaulo mo na siya kahit hindi mo na siya ilista, kasi yun ay isang proseso lang na mas madali siyang matutunan. Okay. Ito naman, isa. Washing din ito. Yan, magkaiba itsura, pero magkasing kapal. Magkasing kapal, magkasing butas ng hole. Yan.
magkaiba lang ang itsura nila. Pero yung ating mga pagsusuutan, parehas ba? Hindi. Ito, napakaliit. Yan. Kaya kung nanood ka, pinanood mo to, nakuha mo sukat, igagaya mo doon, hindi pwede. Yan yung mga pagdadaanan natin na iisa-isayin natin para mas madali nyo sila maintindihan. Matututunan nyo po yan isa-isa, hindi nyo kailangan i-memorize yung o ilista yung mga ikot. Yan. Ano po yan? Washing at spin lang yan. Dadalhin ko kayo sa electric pan. Meron tayong sukat ng electric pan. Ito, standard ang sukat dito. Okay. Meron tayong 13, ay 12. Meron yung gis nyan. Dito sa unahan. May gis pa yan. Ito, 13. Ayan. Ito, 14. Ito, 16. Meron pang 18 nyan. Meron pang 20, 22. Ngayon. Yung sukat ng kanilang hole, pare-pareho. Ang tawag dyan, medium hole. Yan. Lahat dyan, medium hole. Yung natutunan mo ba dito, maia-apply mo doon? Yung 12, maia-apply mo ba sa 13? Yung bang 13, maia-apply mo ba doon sa 14? Yung bang sa 14, maia-apply mo doon sa 16? O doon sa 18, 20, 22? Hindi rin. Magbabago ka rin ng ikot. Magbabago ka rin ng magnetic wire mo. Magbabago ka rin ng pag-iikutan mo. Kasi kahit nagkaparehas ang butas nito ng 12 at saka ng 13, ayan, halos parehas sila ng butas. Pero pagdating sa 14, iba na. Ayan, maliit. Masyado ng maliit. Kaya magbabago ka na ng magnetic wire dyan. Ito ganun din. Ayan. Pero pare-pare silang medium hole. Ngayon, paano kung nag-small ka na? Small na yung ano mo. Oh. Paano sila? Kung ang inaral mo ito, o kaya ito, o kaya ito. Tapos, paano yung iba? Paano to? Mga katulad dito, small hole. O ang lalaki ng butas niya. So yung ginamit mo ba sa 16? Dahil 16 to, o 14, dahil 14 to, yun din ang gagamitin mo. Hindi. Magbabago ka dyan ng ikot, pag-iikutan, at magnetic wire. After na malutas mo yan, paano kung dumating naman sa ito? Oh, exhaust pan. Meron siyang big hole. Maliliit. Meron siyang medium. Sobrang liit ng mga butas. Meron ka pang special. Yan. Kung tawag natin special, layo ng sukat yan. Yan. Kalimitan, pukuda. Maliliit yung stator. Ito. Naturingan siyang 14. Pero yung 14 natin, itulad natin dito, ito, 14. 14 yan. Tapat natin. Yan. So, layo. Layo ng diferensya. Yan. Ngayon, yung bang iniikot mo dun sa 14, tas iikot mo dun sa special, yun din ba gagamitin mo? Hindi. Ang dami po nito. Ito pa. Ceiling pan. Iba rin po ang ikot nito. Iba rin ang magnetic wire. Iba din ang distance ng pag-iikutan mo. Kaya, kung nanood ka,
ng isang ng isang video sa YouTube channel, at ang natutunan mo itong isang pirasong ito o kaya nasundan ng ganito, paano yung iba? Yan. Yan yung mga hindi mo basta-basta lang na tatanggapin na marunong ka na after na mapanood mo yung isang video patungkol dito, sa kapal nito, sa butas ng hole mo, sa ikot, sa magnetic wire mo, sa distance ng pag-iikot mo, tapos na. Hindi po ganun. Marami pa po. Itong ipinakita kong ito sa inyo, hindi pa ano to, wala pa to sa kalahati. No, meron pa. May kalahati pa nito na iba-ibang sukat pa na mas maliliit pa dito. At meron ding malalaki nito. Mga industrial. Malalaki na po yan. Yan. Halos sumusunod na siya sa dryer. Spin motor natin, halos sumusunod na dyan ang laki. Yung industrial natin, meron niyang tatlong klase ng stator. Meron siyang paganito, pa-oblong, may bilog, meron ding square. Yan, meron ganito sa itsura. Yan, mga industrial. Pero malalaki na siya. Yan yung iisa-isahin natin na pag tayo napunta na dito sa electric pan, hindi ko masabi kung ikasisiya mo ba, ikatutuwa mo ba, o ikabubugnot mo, o ikaiinis mo dahil sobrang dami. Pero kung ang pag-aaral ay talagang gusto mo, hindi papasok sa isip mo na mainis o mabugnot dahil madami yung aaralin natin, kundi ikakatuwa mo dahil lahat, wala kang malalampasan. Kapag may dumating sa'yo na problema about sa motor, sunog man yan o putol-putol na, malulutas mo dahil dito. Kaya buuin lang natin mula tayo sa spin motor, sunod ng wash, tapos electric pan na. Yan. Napakarami po niyan na dapat yung aralin. At yan po naman ay sunod-sunod, at hindi ko naman po ipagkakait na hindi ituro sa inyo. Dahil nandyan na yan, nasimulan ko na po yan. At yan na ipangako ko po yan sa unahan pa lang po ng aking video. Mula pa doon sa pag-aaral natin sa tester, hanggang sa pag-restore ng mga parts ng electric pan, ng washing, pag-restore ng mga electric pan at ng washing, pinangako ko na po yan na lahat ng klase ng i-rewind natin patungkol sa washing machine, electric pan, ay gagawin natin. Ito, pahuli na po. Katulad nito, ating automatic. Automatic kasi depende yan sa laki ng tub. No? Ito, pag ganito kalaki, sigurado to mga nasa 10 ohms lang o kaya 5. Yan. Kaya to pwedeng, kasi kalimitan ginagamit ko ay nagre-read ako sa time is 10. Na minsan maririd ko ang automatic kasi depende nga po sa laki. May maririd ako minsan na 1.5, 1, ganyan, 2.5, 2. So depende po yun kasi sa dadalhin niya na dami ng damit at tubig. Yan. Pati po ito damay sa pag-rewind natin. Automatic, semi-automatic. Yun lang pong ating automatic na na inverter. Iba po kasi ang rewind nun. Para yung parang sa orbit. Parang sa orbit pan yun. Okay? Yan. Napakita ko na sa inyo. So, yung pinangako ko na isang type ng stator ay atin ng aaktualin para makita nyo na
yun namang running yung line capacitor niya at yung starting naman ng capacitor. Okay, tutuloy natin yan. Part 3.